Buksan po natin once again ang ating Biblia sa Acts chapter 20, verse 28. Acts chapter 20, verse 28. Ito ang pangungusap ni Apostol Pablo sa mga pastors na itinalaga na mangangasiwa sa bawat iglesia. And by the way, ang elder, pastor, at saka bishop ay synonymous lamang po sa Biblia. They are three synonymous terms. They are used interchangeably to refer to the man of God in the ministry. So the pastor can also be called a bishop, meaning to say he is an overseer. And the pastor can also be called an elder, meaning to say he is mature in grasping spiritual things to lead the congregation to the right understanding of truth. And he is also called a pastor, meaning to say he shepherds souls. And this is the charge of the Lord to all ministers of the gospel. It says here, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa. Bishop ito, upang pangalagaan ninyo, pangalagaan meaning to say pastor, upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. But if you will go back to verse 17, ang kausap ni Pablo dito ay tinatawag na matatanda or elder, meaning to say, ang pastor, ang bishop, at saka ang elder ay synonymous to refer to the man of God in the ministry. At lahat po ng passages in the scriptures na may kinalaman sa pastorate ministry ay interchangeable pong ginagamit yung tatlong terms. Bishop, meaning to say tagapangasiwa, pastol, meaning to say tagapangalaga ng kaluluwa, and elder, meaning to say, spiritually mature in leading the congregation to grasp spiritual truth. Now, for the past few Sundays, ay inumpisahan po natin ang ating pag-aaral ng ating church constitution and bylaws. And last Sunday, two Sundays ago, ay pinag-aralan po natin kung sino ang tatanggapin bilang church members. And bago pa natin tinalakay yun, ay in-establish natin ang katotohanan patungkol sa church membership. Ipinag-uutos ba ng Biblia ang church membership? Is it really necessary for us to become members of the local church? The answer is a big yes. The command may not be given explicitly in the scriptures, but the implicature is very clear. For instance, Hebrews chapter 13, verse 17. Hebrews chapter 13, verse 17. Ang sabi po ng Hebrews chapter 13, verse 17, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo. So kung merong leader, kung merong namumuno, merong member. Di po ba? So, the implication is, we have to become members of the local church. Sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo, sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Hayaang gampanan nila ito na may kagalakan at hindi nang may hapis, sapagkat kung ganito'y hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa inyo. So, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo. Hindi po ako sumusunod sa namumuno ng Kiwanis Club. Simply because I am not a member of Kiwanis Club. I am not expected to submit to the leadership of Kiwanis Club or Rotary Club or Lions Club for that matter. But this is talking about the Church of Christ. So, if there are leaders na namumuno, obviously, there are members. And members are expected to submit to the God-ordained leadership. At kung balikan natin ang ating binasa kanina sa Acts chapter 20, verse 28,
How could we refuse to become part of the Church of Christ when it is His purchased possession? Pag-aari ito ng ating Panginoong Hesukristo, according to Acts chapter 20, verse 28, binili niya ito ng kaniyang sariling dugo. So this is a purchased possession. Upon this rock I will build my church, sabi niya kay Apostle Peter. And I tell you that you are Peter, and upon this rock I will build my church. And if there is any other organization that the Lord Jesus Christ Himself has built, it is His church, and I want to become part of it. So if you are in the Lord Jesus Christ, how could you refuse to become part of the body of Jesus Christ? And if you will read Ephesians chapter 2, malinaw na, and Ephesians chapter 5, bubuklatin natin yan mamaya, malinaw na sinasabi na si Kristo ang ulo at ang iglesia ay ang kanyang katawan. Nakuha po natin? So kung ikaw ay na kay Kristo, how could you be separate from the church, the local church, the body? Si Kristo ang ulo at ang iglesia ay ang kanyang katawan. And if you are not part of the church, meaning to say, you do not belong to Christ. Again, the church is a purchased possession. Binili mismo ng Panginoon ng kanyang sariling dugo. And if you claim that you are a believer in the Lord Jesus Christ, how could you refuse to be part of His purchased possession? If you will read the word church in the Bible, only mga more or less 4 times binabanggit ang church na tumutukoy sa believers all over the world. Ito yung universal church. But majority of the texts na ginamit ang salitang church ay tumutukoy sa local church. And then last Sunday, sino ang tatanggapin bilang members ng church? Ang tatanggapin bilang members ng church ay yaong tunay na nakasumpong ng biyaya ng kaligtasan. Tunay na naging tupa ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi tinatanggap sa church membership ang kambing. Ang sabi doon sa Biblia, alagaan ang tupa. Ang kambing ay hindi yan kabilang sa family ng ating Panginoong Hesukristo. But then, papaano natin malalaman kung sino ang tupa at sino ang kambing? Now, tinalakay natin last meeting ang John chapter 3, isang palatandaan na ang biyaya ay kumikilos sa buhay ng isang tao ay kung tingnan natin yung kanyang habitual desire. Habitual desire. Ano ba ang inclination ng kanyang puso? Ano ba ang desire ng kanyang puso? Ano ba ang desire ng wala pa sa Panginoon? Siyempre, ang habitual desire ay kasalanan. Paggawa ng kasalanan. Pagsuway, paglabag sa kautusan ng Diyos. Romans chapter 8, verse 7, the carnal mind is enmity against God. Pero ang lahat ng yan ay mababago kung ang isang tao ay tunay na nakakilala sa ating Panginoon, naging born again. Nabago ang kanyang desire. Na dati ay sumusunod siya sa agos ng kasalanan, ngayon ay sumasalungat na siya nito at sumusunod na sa ating Panginoon. So he now hungers and thirsts for the Word of God. He now desires to be with the company of God's people. Na dati nung wala pa siya sa Panginoon, ang company na kaniyang gustong samahan ay ang company ng mga manunuya, company ng mga naglalasing, company ng mga gumagawa ng kasalanan. But right now, katulad ng sinasabi ng salmista, behold how good and how pleasant it is when brothers dwell together in unity. Dati tumatanggi kapag merong nag-i-invite sa worship, pero kung talagang nakilala niya ang ating Panginoong Hesukristo at binago ng Panginoon, ng banal na Espiritu ang kanyang puso, ang tugon sa kanya kapag merong maghihikayat na pupunta sa pagsamba ng Diyos ay katulad ng sinabi ng salmista, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Is that the gladness of your heart, my dear friends? Is that the gladness of your heart, my dear brethren? Or the gladness of your heart is you are more excited to go to a picnic rather than to go to a place of worship. I was glad when they said unto me,
Let us go to the house of the Lord. So church membership is really necessary. It's not optional. If anyone is in Christ, he's a new creation. Kung old creation pa siya, he doesn't want anything to do with the body of Christ. Christ is the bridegroom and the church is the bride of Christ. But now that he is in Christ, he loves the company of his people and he wants to be where the people of God are. Now, pag-aralan po natin sa hapong ito ang responsibilities ng mga miyembro ng iglesia ayon po sa sinasabi ng Biblia. Kung ikaw ay member ng Salitran Covenant Bible Church, church na itinanim ng Panginoon sa lugar natin dito sa Dasmariñas at mga kalapit na lugar, ay alalahanin po natin na merong privilege ng pagiging miyembro ng iglesia pero meron ding responsibility ng pagiging miyembro ng iglesia ayon sa nasusulat sa salita ng Panginoon. Meron pong siyam. At huwag kayong mag-alala kasi 2 pages lang ito at ang 3 pages na sermon outline ko usually, yun ay yung normal na length ng sermon na nakasanayan ninyo sa akin. But this is 2 pages pero meron pong 9 points. And hindi po natin ipipilit kung hindi natin matatapos ngayong hapong ito, pero huwag kayong matakot sa 9 points. Kasi nga, 2 pages lang po ito. Let us seek the Lord's help in prayer. Muna. Oh, dear Heavenly Father, you have reminded us that the church is your purchased possession. You bought your church with your precious blood. The church is the body of Christ on earth. And the church is also described as the bride of Christ. How could we refuse to become part of the church? When you speak so lofty about the church, it is described as the apple of your eyes. It is really inevitable that if we are in the Lord Jesus Christ, we will really become part of the local church. Tulungan ninyo kami, let this truth be brought home into our hearts by the Holy Spirit. Tulungan ninyo ang iyong lingkod ngayon sa paglalahad ng inyong mga salita. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. What are the responsibilities of church members? If we are part of the family of God, if we are part of the church of Christ, we have to remember that we have the responsibility. First, responsibility. Letter A, attendance. Attendance. All the members of this church are required to attend all the stated meetings of the church unless providentially hindered by illness. Nangyayari po ito, illness, unusual working conditions, and other such circumstances. Ang tanong, ano po ang stated meetings ng iglesia natin? Ayon po sa sinasabi ng Biblia, the stated meetings of the church are all the services on the Lord's Day. All the services on the Lord's Day. Ano-ano po sila? The Sunday school or Bible study. Kaya pagsusumikapan po natin, gently, mga kapatid, dito sa iglesia, na hindi natin ma-miss ang spiritual food na ating natatanggap during Sunday school. So pagsusumikapan natin sa biyaya ng Panginoon na tayo ay makapunta dito ng 9:30 in the morning sa Sunday. Morning and afternoon worship, the Lord's Supper and baptisms. So for the most part, for the past year or two, salamat sa Panginoon dahil pinalago niya tayo sa attendance sa ating afternoon worship. It's really remarkable. We are now here coming back sa ating afternoon worship, kaunti na lang, Sunday school na lang, ang i-aim talaga natin na madaluhan natin ang Sunday school. Kaya yan, sa biyaya ng Panginoon. It just requires determination. And I believe it really glorifies the Lord Jesus Christ if we will really make use of the entire stated meetings on the Lord's Day. But aside from the stated meetings on the Lord's Day, the Bible is also commanding us to spend time together as a church to pray.
1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2. Meron din tayong prayer meeting dahil iniuutos yan ng ating Panginoong Jesucristo. So, kumustahin natin ang ating sarili and let us go back to our original commitment. So, as much as possible, be here on Saturday, 6:30 in the evening. Una sa lahat, ay isinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. And if we will study the book of Acts chapter 2 verse 41, the church really gathered together to pray and to fellowship. Prayer meeting. And of course, we also allot once a year, usually, congregational business meetings and any special meetings with the elder na pinapatawag ng pastor at elders. Hebrews chapter 10 verse 25. This is really a very explicit exhortation na hindi natin pabayaan ang ating attendance sa ating mga stated gatherings. Hebrews chapter 10 verse 25. Ang sabi po dito, Hebrews 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Diba? Malinaw po mga kapatid. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Ay, hindi po yan mangyayari. Yung sinasabi mong Christian naman ako, believer ako in Christ, pero nandito lang ako sa bahay, dito lang ako, nagbabasa ng Biblia, nananalangin, paano mai-apply sa iyo yung palakasin ang loob ng isa't isa? Sino ang isa't isa na tinutukoy dyan? It is really in the context of a local church. Ang sinasabi, huwag daw pabayaan ang pagtitipon. So, a gentle reminder to all of the members in the church to go back to our original commitment to attend all the stated meetings and gatherings of the church, the Lord's Day as explicitly commanded by the Bible, the Sunday school, konting push na lang, Sunday school yan, and the prayer meeting. So Saturday, 6:30 in the evening. To neglect, what will happen if a Christian neglects the stated gatherings and meetings of the church? Ano pong mangyayari kung pinabayaan natin ang ating pagtitipon? Well, kung pabayaan natin ang ating pagtitipon, ini-starve natin ang ating kaluluwa. Ano pong Tagalog ng starve? Please help. Ginugutom ng labis. Iba kasi yung hunger. Ang hunger is gutom lang. Pero kung starvation, labis-labis na gutom na yan. We starve our soul if we will forsake the assembling of ourselves together. Ano po ang purpose ng gathering together? Well, malinaw naman ang sinasabi ng Biblia. Upang tayo ay mapalapit sa ating Panginoon, 2 Timothy 2:22, together with the people of God, ang sabi doon, upang tayo ay tumanggap ng spiritual blessings. Now, please say amen if you receive spiritual blessings from our stated gatherings. Yeah, we receive spiritual blessings. And one purpose also is to exhort one another, gaya ng sinasabi ng Hebrews chapter 10, verse 25. At malinaw na ang public worship ay sanctioned by divine authority. It was sanctioned by divine authority. Jesus Christ held public meetings and public gatherings. And of course, the apostles in the book of Acts, they led public gatherings on the Lord's Day. So it is sanctioned by divine authority, and it is also shown in the example of the saints in every age. At ang public gathering ay pinangakuhan talaga ng Panginoon ng kanyang espesyal na presensya. Nasa lahat ng dako ang Diyos, kahit doon sa mga lugar kung saan ginagawa ang kasalanan, mga barhouse, nandun din ang presensya ng Panginoon, ang galit ng Panginoon,
ay nag-aalab sa mga lugar na yun. Andun ang Panginoon sa pamilihang bayan, andun ang Panginoon sa lahat ng dako. Pero nangako siya na kung ang iglesia ay nagkakatipon, andun ang kanyang presensya. Matthew chapter 18 verse 20. Ang sabi po dito, Matthew chapter 18 verse 20, sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naruroon ako sa gitna nila. Mas higit po tayo sa dalawa o tatlo. So we believe that God's special presence is in our midst. And this is really the most important aspect of the church gathering. The most important aspect, the special presence of the Lord, our God. And the purpose of the gathering is really to give glory to the Lord our God. Psalm chapter 36, verse 8. Mga awit, kapitulo 36, versikulo 8. Ang sabi po dito, Psalm chapter 36, verse 8. Sila'y nagpapakabusog sa kasaganaan ng iyong bahay at binibigyan mo sila ng inumin mula sa ilog ng iyong kasiyahan. This has reference to the gathering of the Lord's people. Meron talagang kabusugan and satisfaction of our spiritual thirst. In other words, if we forsake the gathering of ourselves together, we starve our soul. Ginugutom natin ang ating kaluluwa ng labis. Psalm chapter 92, verse 13. Mga awit, kapitulo 92, verse 13. This is a Sabbath hymn. Anong sabi dito? Sila'y nakatanim sa bahay ng Panginoon. Sila'y lumalago sa mga bulwagan ng aming Panginoon. It is impossible to have spiritual growth apart from the courts of the Lord our God. Kung tayo ay lumayo sa bulwagan ng ating Panginoon, papaano natin makamtan ang paglago? Sila, meaning to say plural. It is really expected that we will really attend to the stated gatherings of the Church of the Lord Jesus Christ. That's our first responsibility as a local church, as a church member, to observe attendance in all of our stated meetings and gatherings. Now, sa public gathering, ang mga walang kaalam-alam ay nabigyan ng instruction, nabigyan ng turo, natutulungan ang kanilang kaluluwa. Sa public gathering, ang mga tulog ay nagising. Sa public gathering, sa corporate gathering of the people of God, ang mga napipighati, ang mga broken-hearted, ay nakakasumpong ng healing, ng kagalakan. Nangyayari na ba yan sa inyo? Oh yes, hindi na mabilang. At sa public gathering, the wounded in spirit are healed. Ano kaya sa palagay natin ang dahilan kung bakit napapabayaan ng isang church member ang kanyang attendance sa public gathering? Well, in some instances, it arises from a spirit of skepticism and infidelity. Ibig sabihin, all throughout the week, hindi niya na-maintain ang kanyang pakikipagtagpo sa Panginoon sa kanyang devotion. Dry na dry ang kanyang kaluluwa all throughout the week. Kinain siya sa kabisihan sa araw-araw na mga gawain, wala na siyang oras sa Panginoon. Pagdating sa araw ng Linggo, malamig na malamig ang kanyang puso at mag-decide na kaagad na hindi muna sasamba. In other cases, it arises from a spirit of profaneness, daring to resist convictions and to trifle with obligations which cannot be denied, mga compromises na mumuhay sa kasalanan. Pero ang pinaka-common na rason, and I believe that you can test that sa sarili ninyo, ang pinaka-common na rason kung bakit napabayaan ng isang mananampalataya ang kanyang attendance ay ang katamaran. Sloth. Idleness. Saturday ng gabi nagpupuyat.
hindi inihahanda ang kaluluwa para sa pagsamba sa araw ng Linggo. While other reasons include self-conceit and pride, there are some people na ang akala nila they already know enough so much of the Bible that they no longer need to hear instructions from the Word of God. And still, in many churches, namimili ng preacher. Kaya kung ang preacher ay less favorite, ay hindi sila dadalo sa kanilang pagsamba. It really happens. Ay sana ay hindi sa church. At wala man pong ganyan siguro sa church natin. That's the first responsibility of a church member. Attendance. Pangalawa, this is in alphabetical order for easy remembering. Pangalawa is letter D. Devotional life. Kung tayo ay member ng Iglesya ng Panginoon, we are expected to maintain devotional life. Ano bang devotion? Meditation of the Word of God daily and prayer daily. Huwag hayaang lumipas ang isang araw na hindi ka nakapagbuklat ng Biblia at nakapagbulay-bulay at nananalangin. All the members of the church are expected to maintain a healthy life of devotion to our Lord by the use of the private means of grace. Such as, ano ba ang private means of grace? The regular private and family devotions, including the reading of the Bible and prayer, and the proper reverence for and observance of the Lord's Day. Psalm chapter 1, verses 1 to 3. Psalm chapter 1, verses 1 to 3. Ang sabi po dito ni Haring David, mga awit, kapitulo 1, versikulo 1 hanggang sa 3. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. And Psalm chapter 119 tells us, oh, how I love your law! It is my meditation all day long. Kumusta po ang devotional life ninyo, kapatid? Kumusta ang ating family worship? Ang ating family worship sa mga tatay, have we been active in leading family worship? Kung saan ginagather natin ang ating mga anak at lahat ng members ng ating sambahayan, hindi lang ang ating mga anak, kung meron tayong mga katulong. Because the Bible tells us about household. Now, for practicality's sake, kahit once a week, ang family worship, but the private devotion, individual devotion should be done daily. Kung ang family worship ay magagawa natin every day, the better. The better. But how is our devotional life? So that's the second responsibility of the members of the Church of Jesus Christ, as clearly taught in the Scriptures. So una, letter A, attendance. Pangalawa, D, devotional life. Pangatlo, G, giving. Giving. It is clearly taught in the Scripture that Christians should support financially the work of the Lord by systematic and proportionate giving made through the local church. Systematic and proportionate giving made through the local church. Malachi chapter 3, verse 8 and 10. Tithing, 10%. 1 Corinthians chapter 16, verses 1 and 2. Please turn there. 1 Corinthians chapter 16, verses 1 and 2. Ang sabi po dito, sa ating mga pagtitipon, ay iniuutos ng Panginoon na tayo ay mag-alay ng handog, financial, para sa pagpapatakbo ng gawain ng Panginoon. And in our case, dahil inutusan ng Diyos na ang church ay mag-engage ng mission, hindi pa tayo ripe na magpadala ng missionary sa ibang lugar, kaya't ang pinaka-missionary work natin ay ang ating radio broadcasts sa Visayas and Mindanao.
And we spend to pay sa mga radio stations noon. At maaring hindi pa tayo nag-aani ng bunga niyan ngayon, but if we faint not in all of our labors, the Bible really has given us the promise that our labors in the Lord shall not be in vain. 1 Corinthians chapter 16, verses 1 and 2. Ngayon tungkol sa ambagan para sa mga banal, ay gawin din ninyo gaya ng aking itinagubilin sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, Christian Sabbath nga, first day of the week, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kaniyang makakaya upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagdating ko. So malinaw po that part of the responsibility of the church members is to give or to support financially the work of the Lord by a systematic and proportionate giving made through the local church. At kung pag-aralan natin ang Biblia, wala na pong ibang proportion na pinag-uusapan kundi 10%. So therefore, all the members of the church are expected to support the church in this way. Ang tithe po, 10% of our gross income, is not imposed on God's people as a tax, bilang buwis. Hindi natin ito ini-impose sa mga tao ng Diyos bilang buwis. Ano ba ang buwis? Di ba, huhulihin tayo kung tayo ay mag-i-evade? Ganun ba? May mga tax evasion cases? Huhulihin tayo? Sasampahan tayo ng kaso? Wala pong ganun sa tithes. It's between you and the Lord. Kaya, hindi po natin minomonitor ang ating tithes. Hindi talaga natin minomonitor. Hindi natin pinapractice ng ibang church na nakasulat yung pangalan at yun yung tithes. Hindi po. Because it's your obedience to the Word of God. We cannot force obedience. We do not impose tithes on God's people as a tax, bilang buwis. But it is strongly urged upon each member as an expression of worship, as an expression of worship, and as the biblical norm for basic giving. The biblical norm for basic giving. And to this should be added gifts and offerings according to one's ability and willingness of the heart. Kaya ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 ay tayo ay magbigay not out of compulsion because the Lord loves a cheerful giver. Hindi po sa sapilitan na pamamaraan. Pang-ilan na ba tayo? Pang-apat na responsibility ng church member, letter F, family life. Para sa mga nilagay ng Panginoon sa bawat pamilya, the members of the church are expected to obey the teachings of the Bible in respect to family life and government. Family life and government. Meron bang gobyerno sa panimalay? Oh yes. Anong tinuturo ng Panginoon? Na family government. As the God-appointed head of the family, sino ito? The husband must rule his household with gentleness and love. Hindi po martial law, ha? Hindi martial law. Meron kasi tatay, may mga tatay kasi nakakalungkot. May mga tatay talaga na hindi makakapagbigay utos nang hindi pabagsak yung boses at hindi pagalit. May mga tatay talagang ganun na common yan, na wala talagang gentleness sa pagsasalita. Ay lahat ay pagalit at pabagsak ang boses at talagang bossy yung dating. Hindi po ganun. Ang sinasabi ng Biblia is, pamunuan natin ang ating family with gentleness but with firmness also. The husband must rule his household with gentleness and love, but also with wisdom and firmness. Kung ang kinagisnan ng anak sa atin ay palaging galit ang ating pananalita, at kung sila ay galit din pag magsalita, huwag ka nang magreklamo, kasi kung ano yung nakikita mo sa anak mo ay ganun ka din. Okay?
yun ang nakikita nila, yun ang na-pick up ng ano. It's common, it's really normal. That's how life works. Kaya mag-ingat po ang mga padre di pamilya. And what is the role of the wife? The wife must be in subjection to her husband in all things. Ephesians chapter 5 verse 22 and following. Hindi masyadong issue ito sa atin dito sa Pilipinas, pero ito po ay issue sa Amerika, yung mga feminist movement na ayaw magpasakop sa kanilang husband. May mga feminist movement. Kaya nga ang church talaga, ang Christianity sa Amerika, double ang struggle kaysa sa Christianity dito sa Pilipinas. E salamat sa Panginoon, medyo maluwag pa tayo, malaya tayong i-implement ang Biblia. Pero sa Amerika, pag ang isang Christian wife na nagpapasakop sa husband at ginive up niya ang kanyang career dahil pinangangasi o inaalagaan niya ang kanyang family, ay yung mga feminista ay talagang kukutsain yan at tatawagin ng kung ano-ano. Ephesians chapter 5 verse 22, mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. So ang submission ng wife sa husband, ang standard ay mataas katulad ng pagpapasakop natin sa Diyos. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae. Hindi po yan mabaliktad. Maraming mga misis na gustong baliktarin yan. Pero hindi po yan pwedeng baliktarin. Ang Panginoon na mismo ang nagsasabi niyan. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae gaya ni Kristo na ulo ng Iglesya na siya ang tagapagligtas ng katawan. No? Si Kristo daw ang ulo ng Iglesya. Si Kristo ang ulo, ang Iglesya ang katawan. And you refuse to become part of the Church of Christ? How can you claim to be in the Lord Jesus Christ if you refuse to become part of His body? Now come to think about it. Church membership is really not optional. It's really commanded in the scriptures. I claim that I am a believer in the Lord Jesus Christ. That's why I am part of His body, which is the church. 24. Subalit kung paanong ang iglesia ay napapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. 22, 23, 24. Tatlong bersikulo ang dinivote para sa mga misis, para sa mga mister. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig at ng salita. Napakahaba nito. Verse 28, gayon din naman nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa hanggang sa katapusan ng verse 33, gayon man dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sarili at igalang ng babae ang kanyang asawa. Akala ng mga mister, napakahaba ng bersikulo para sa mga misis. 3 verses 22, 23, 24. Abay, napakahaba po ng para sa mga mister. Mula sa verse 25 hanggang sa verse 33. Take note mga mister ha, mga insensitive na mas maraming time sa mga kaibigan at mga kasamahan sa trabaho pero hindi umuwi sa bahay ng maaga at walang oras para sa family. The spelling of love is time. Love is spelled as T-I-M-E. Kung iniibig natin ang ating asawa at ang ating anak, ay mapapatunayan yan sa ating pag-spend ng time para sa kanila. Okay, the parents. Family life. Ano ang parents? The parents must both nurture their children in the discipline and instruction of the Lord. Huwag nating bigyan ng computer para matahimik. Yung mga magulang para matahimik yung kanyang anak. Oh, maglaro kayo ng computer dyan. Kasi marami siyang ginagawa. So, sino ang nag-form sa kanyang isipan? Ang computer. Pwede namang iyayain mo yung anak mong 5-year-old na tumulong sa iyo sa pagkusot ng ano. That's part of her discipline. Pwede namang patulungin kahit elementary kids sa gawaing bahay. At least habang ginagawa natin iyon,
ay meron pong pag-uusap, meron pong formative discipline. Hindi yung focused ang nanay, kasi masipag ang nanay, focused sa lahat ng gawain, tapos yung kanyang mga anak hindi makontrol, sinisigawan, ratatat, brrrr! Abibig, ay tawagin, tulungan ninyo ako, let's enjoy this laundry together. Ganito yan, ganito yan. Hindi, nakapag-banding pa kayo. Ano sinasabi ng Biblia? Proverbs chapter 22 verse 6. Proverbs chapter 22 verse 6. At ang original Hebrew word nito ay tiyanak. Hindi po tiyanak, kasi ibang usapan na po kung tiyanak. Ang access po ay nasa second syllable, tiyanak. Ibig sabihin, corrective and formative at the same time. Yung sinasabi, corrective and formative. Tiyanak. Proverbs chapter 22 verse 6. Ang sabi po dito, sanayin mo ang bata. Yung salitang sanayin, tiyanak yun sa Hebrew language. Ang ibig sabihin ng tiyanak, i-train at saka i-correct. Paluin din. Tiyanak, i-train at saka ituwid. Yun ang ibig sabihin noon. Kaya meron talagang pamalo, merong discipline. Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At kapag tumanda na siya, ay hindi niya ito tatalikuran. Sanayin daw ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. So, hindi po ang bata ang magdi-decide kung anong uulamin ninyo mamayang gabi. Kasi kung ang bata ang magdi-decide, ay siyempre, suriso ang i-decide niyan kasi masarap. Totoo naman ah. Masarap talaga. Ikaw ang mag-decide. At kung ang palaya ang lulutuin mo mamayang gabi, the children must obey. Or kailangang masanay din sila. Proverbs chapter 13 verse 24. Yung mga magulang na driven by sentiment, hindi na mamalo ng anak dahil naaawa sa anak. Kasi nga, love nila yung kanilang anak at hindi papaluin. Anong sinasabi ng Proverbs 13:24? Ay, palagi akong nagkakamali dito. Pero, di ba, I remember preaching something on this. 13:24 din ang sinabi ko na ang nasa isip ko ay rod of discipline, pero niloob ng Panginoon na part ito ng formative discipline ng children, ang kamay ng masipag ay mamamahala, ngunit ang tamad ay malalagay sa sapilitang paggawa. Sanayin ang mga bata na maging masipag. 13:24. Nasabi dito, ang hindi gumagamit ng pamalo ay napupuot sa anak niya. Ngunit ang umiibig sa kanya ay matiyagang dumidisiplina. Ang umiibig sa kanyang anak ay matiyagang dumidisiplina. Hebrews chapter 12 verse 7. Hebrews chapter 12 verse 7. Ang sabi po dito, magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat ano ngang anak ang hindi dinidisiplina ng ama. Ama. Particularly ang sinasabi dito, ama. Kaya justified yung mga misis na nagsasabing, kausapin mo yung anak mo. Justified yung mga misis na nagsasabing ganun. Ikaw na ang kumausap sa anak mo. Pero hindi po justified ang mister na magsasabing, Mrs., ikaw na ang kumausap sa anak natin. Hindi justified ang mister. Huwag nating baliktarin. Ang ama talaga ang binibigyan ng responsibility, primary responsibility, to discipline the children. Well, we cannot finish all of this. There are 9. And in order to be faithful with our time, at ayaw nating i-surcharge ang pagpapaliwanag ng mga bagay na ito, ay hanggang sa pang-apat lamang po tayo na responsibility, and Lord be willing ay tatapusin or ipagpatuloy natin ito
sa mga susunod na linggo. Now, bilang aplikasyon, mahalin natin ang iglesia ng ating Panginoon. It is a purchased possession. Binili niya ito ng kanyang sariling dugo. Namatay siya alang-alang sa kanyang iglesia. He purchased the church with his own blood. The church is the body of Christ. He is the head. And how could we not be part of the church? Now, despite all these things, if you still refuse to become part of the local church, there is really a big question. Kung talagang na kay Kristo pa tayo. Dahil kung tayo ay na kay Kristo, hindi pwedeng hindi tayo maging kabahagi ng kanyang katawan. Ikaw ba ay kabahagi ng iglesia dito sa Salitran? Mahalin natin ang ating iglesia. Ipag-pray natin ang ating iglesia. Lahat ng adhikain ng ating church. Let there be real worship sa ating pagtitipon. Real na pagpapalakasan sa isa't isa. Mutual encouragement. Meron tayong kapatid na wala dito ngayon. Ipag-pray natin. I-follow up natin. Ipanalangin natin. Hikayatin natin. Gisingin natin. May mga kapatiran siguro tayong may struggle sa kanilang buhay. Hindi natin mararaman ang kanilang struggle kung hindi natin sila kukumustahin. Kung nagmamadali tayo kaagad na umuwi pagkatapos ng worship service, paano tayo makapag-fellowship? Nakakatulong kung sasabihin natin, ano bang pwedeng may pag-pray namin sa iyo sa linggong ito? Paano natin madulog sa Panginoon sa pananalangin ang concern mo? Ano pong mga struggles natin? Hindi natin alam dahil hindi natin kinakausap. Members should labor in prayer and in the word also. The pastor must labor in word and in prayer, and the members must pray for their pastor. Para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, we are not talking about church membership per se. Kasi bago tayo maging member ng iglesia, siguraduhin natin na nagsisi tayo sa ating kasalanan at nakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. Ikaw ay makasalanan, nasa ilalim ng puot ng Diyos. Kung meron mang nararapat sa iyo na matatanggap mo mula sa Panginoon, ang puot at galit iyo ng Diyos. At walang hangganang kaparusahan. Kung ikaw ay mamamatay sa kasalanan mo ngayon, God is not unfair. He has the right to execute justice on you. But you are still alive right now. Meron ka pang chance na manumbalik sa Kanya, magsisi sa kasalanan mo at magdiwala sa bisa ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya siya namatay doon sa cross ng Kalbaryo upang mabayaran ang lahat ng kaparusahang dulot sa ating kasalanan. He died that we may have life. Siya ang sumalo sa lahat ng puot at galit ng Diyos. At kung ikaw ay na kay Kristo, ang galit ng Diyos ay sinalo na ni Hesukristo at wala nang natitira pang puot at galit para sa iyo. Lumapit ka sa ating Panginoong Hesus ngayon, baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo ay manalangin. Salamat po Panginoon sa hapong ito. And we pray, O God, na tumagos sa puso at isipan ng bawat isang miyembro ang malinaw na itinuturo ng Biblia patungkol sa responsibilities of church members. Tulungan ninyo kami na mag-improve kami sa aming attendance, lalong-lalo na sa Lord's Day that includes Sunday school, morning worship, afternoon worship, and also prayer meeting, O God. Help us to go back to our original commitment as members of the church. We want to align ourselves with the standard of the Bible. Kung kami ay bumibili ng cellphone or anumang mga gadgets, ayaw namin ang substandard. O aming Panginoon, ayaw din namin maging substandard Christian. Ayaw namin maging substandard believers. We want to follow the standards of the scriptures. Help us to fulfill this responsibility of attending to every stated gathering of the church. Remove our laziness, O God, and the coldness of our heart. Tulungan din ninyo kami na makapag-maintain sa aming devotional life, sa family worship, sa pagbuklat ng Biblia, pagbubulay-bulay araw-araw, gabi-gabi, pananalangin.
Tulungan din niyo kami na magbigay ng kaloob alang-alang sa inyong iglesia nang may kagalakan sa aming mga puso because you love the cheerful giver. At tulungan ninyo kami, Panginoon, na mapanatiling maayos ang aming family. Ang husband ay namumuno, ang wife ay nagpapasakop, ang parents ay nagnurture sa kanilang mga anak. Ito ang responsibility namin bilang members ng iglesia, na i-maintain ang family life according to the standard of the Bible. Because we are surrounded by people who hate the church so much, who hate the gospel so much, and they are most ready na magbigay ng puna, magbigay ng pula laban sa amin kung ang aming liwanag ay hindi nagniningning. Salamat po, Panginoon. Palaguin ninyo kami bilang iglesia. Make us the church that you want us to be. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.